Sino po ang kumuha ng video na yon, ma'am? Sa akin pong video, yung tinago ko lang ho. Eh, first time ba niya na gawin to sa'yo? Paulit-ulit po. Yun po yung unang beses na ginawa niya po. Ano po ang position ni Romulo dun sa pinagkatrabahuan niyo? Siya po yung katiwala ng factory po na pinapasukan ko. So, ibig sabihin, mas mataas siya sa inyo? Opo, mag-asawa parang supervisor. Opo. So, pasok na pasok sa sexual harassment ito. Siya rin, no, pwede nating sampahan itong si Romulo ng violation sa Anti-Sexual Harassment Act kasi nangyari ito sa loob ng kanilang pinagtatrabahuan. At malinaw na panghihipo yung ginawa niya. Wala naman siyang reason para hipuin yung kanyang... yung pet ni ano ni Mary San, no? Noong time ba na first time nang ginawa sa inyo yon, hindi ba kayo nag-react? Kinumpranta ko ho siya na bakit niya ho ginagawa sa akin yon. Sabi niya po sa akin, joke lang po yon. Sabi ko po, hindi po biro yon. Sabay tinalikuran lang ho niya ako nakangisip. Hindi mo ba ito sinumbong sa mas mataas sa kanya, hindi sa boss niyo? Kasi alam ko naman ho, hindi ako papanigan eh. Yung ibang mga katrabaho mo ba, alam nila na may ganitong pangyayari na binabastos ka opo, ni Romulo? Opo, pinanood ko po sa kanila para mapatunayan ko po yung sinasabi ko. If ever man na magpa-file tayo ng case, willing ba yung mga ibang katrabaho mo na... Ayaw po nila, kinausap ko na ho sila. Natatakot po silang mawalan ng trabaho. Ilan ba kayo dun sa pabrika? Anong klaseng factory ito? Pagawaan po ng plywood. Plywood. Ilan kayo na nagtrabaho ito? Naglalaminate po kami. Okay. Madami kayong babae. Apo, karamihan. Magandang hapon, Romulo De Saca. Yes, ma'am. Sir Romulo, itong si Marisa nireklamo yung panghihipo nyo sa kanya, sa inyong trabaho, sa factory, no? Anong masasabi nyo dun? Bakit nyo ginagawa yung ganun? Ay, wala po. Dine-deny nyo po, pero meron po siyang video na pinakita at ilang beses nyo na daw ginagawa yun sa kanya. Wala po yung video. Pero sa recollection niyo, sir, hindi niyo ba hinipuan si Marisan? Hindi. Ni Minsan? Sinungaling. Makikita po dito yung si Mr. Romulo, siya po ito, na nakaupo sa bangko at nakatayo itong si Marisan at hinawakan yung kanang bahagi ng kwet ni Marisan. Nakapag-file na ba kayo ng reklamo sa barangay? Hindi po. Ano po ang maaaring isang pangkaso po ni Marisan laban po kay Romulo po? Maliwanag na ano to, Shari, case for sexual harassment. So, pwede tayong, it's a criminal case and file natin yan sa piskalya at ito ay syempre may corresponding penalty po yan. Opo, bawal po kasi talaga na magkaroon ng any form of harassment against a worker or a co-worker within the workplace. Ito yung Anti-Sexual Harassment Act of 1995. Pinapaliwanag natin sa mga kababaihan yung kanilang mga pakarapatan sa workplace, hindi lang sa bahay, na yun na nga, meron tayong VAWSI, meron din tayong mga anti-sexual harassment law. At yung ginawa po kay Marisan, bawal po yun, pambabastos po yun, at pambabastos sa kanyang karapatan bilang isang babae at bilang isang empleyado. Okay. Norma Rehinaldo, ang VAWSI officer po ng Barangay Talipapa, Quezon City. Ito magandang hapon, Miss Norma. Yes, good afternoon po, Tony. Yes, opo. Ma'am, meron po tayong complainant, si Ms. Mary Santagonon. Meron po siyang pinakita na video na hinihipuan po siya ng kanyang co-worker. Actually, parang supervisor po niya ito, no, sa United Fancy Factory Company. And hinihipuan po yung kwet niya, kaya medyo masama po loob niya dahil nakausap natin yung nirereklamo itong si Romulo De Saca. At flatly po, dininay po niya, hindi daw niya ginagawa yon. Pero according to Marisan, ilang beses na pong ginawa sa kanya yon. Pwede po natin tulungan itong si Marisan para makapagsampa po ng kaso? Opo, ma'am. Pwede, ang pinanganihan po, ma'am, kasi sa Talipapa po, pwede po siya magpunta rito para turnover ko po sa Station 3. Sa Station 3, okay. Para po magpa-blotter po sa Station 3. Okay, kasi kailangan natin ng blotter niyan para maiangat natin yung kaso sa level ng fiskalya. Opo. Okay. Baka pwede po natin i-check din, ma'am, kasi mukhang itong si Romulo,
siya lang din ang supervisor dito sa company, wala tayong makakausap na ibang amo, eh baka naman ginagawa niya yan sa lahat ng mga co-workers niya na babae. Meron bang instance, men, nagreklamo na ba? O ikaw lang talaga ako target? Lang wala po, ikaw. Ma'am. Opo, wala po ko na naro mo nag-isaka, wala po, ma'am. Okay, so samahan ka namin. Pupunta tayo dito kay Miss Norma para matulungan tayo na mag-file ng kaso dito sa VAWSI officer ng Barangay Talipapa. Tabi po lang, nilbay po lang barangay ang station 3 po, ma'am. Maliban ba sa video, meron ka bang ibang ebidensya? Wala na po. Isang video lang. Opo. Pero sapat na yun kasi kitang-kita naman yung mukha ni Mr. Romulo, no? Okay, sige, samahan na lang natin itong si Mary San. Okay, and attorney, para mas malakas po ang puwersa ng pagpunta, samahan na din po natin ang WCPD Station 3, Quezon City Police District, si Police Senior Master Sergeant Princess Relayo. Magandang hapon po. Ma'am, ito po may nagre-reklamo sa amin na hinihipuan siya ng co-worker niya dyan sa Barangay Talipapa. Hingi sana kami ng tulong para magabayan po siya at masampahan po ng kaso itong kanyang nire-reklamo, si Mr. Romulo De Saca. Yes, ma'am. Magandang hapon po. Opo. Attorney, sa mga po na nakikinig po, magandang hapon po. Opo. Ma'am, may video po siya. Yes, malinaw po na parang hinihipuan at hinahawakan yung puwet nitong si Mary San dun sa kanilang workplace, dun sa loob ng factory. Ano pong pwede nating isampa, ma'am, sa laban dito kay Romulo? Yes, ma'am. Yung sinabi niyo po kanina, pwede po doon siya sa sexual anti-sexual harassment. Pwede rin po siya sa RA-11313, ma'am, yung bagong batas natin ngayon na safe spaces. Safe space app. Opo. Opo. Ayun. Pati po yung employer niya o yung company na pwede po managot pag sakaling hindi po ma-actionan yung complaint niya. Okay po. So, pwede po siyang makulong, pwede rin po siyang hingan ng danyos, no? Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Okay, so both criminal and civil po na liabilities yan. Sa lahat po ng mga kababaihan na may ganitong karanasan sa kanilang pinagtatrabahuan, anytime po pwede kayong dumulog sa barangay o dun sa pulisya mismo at mag-file po kayo ng anti-sexual harassment violation or yung violation sa bagong batas natin na tinatawag na Safe Spaces Act. Bawal po ng panghihipo, catcalling, any form of harassment po laban sa inyo. Pwede nyo po silang kasuhan under this laws. Sa mga kaibigan ko po, naiintindihan ko kayo kung bakit ayaw niyo akong tulungan o mag-witness. Kasi alam ko na takot kayong mawala ng trabaho, naiintindihan ko kayo. Kaya salamat din sa inyo. Kaya in fairness, tinulungan niya na lang din yung sarili niya. Binidyohan niya yung insidente. At if ever man, Attorney Gail, pwede rin po natin siguro matulungan si ma'am na maipacheck kay Dr. Camille Garcia dahil siguro sa trauma. Psychological trauma ng ganitong pangyayari. O, tama ka dyan, Shari. And pagkatapos ba nito, kung magpa-file tayo ng case, may balak pa ba kayong tumuloy na magtrabaho dito sa kumpanya na to? Kasi everyday, nandun pa rin si Romulo. Magbo-voluntary resign na lang po ako. Oo, kasi hanap na lang tayo ng mas safe na pagtatrabahuan ninyo at walang ganung pambabastos. Opo. Wala ng trabaho. Oh, parang itong si Sir Romulo, medyo yung kanyang demeanor, medyo mayabang eh. Oh. Kaya siguro natatakot yung iba na magsalita dahil baka sabihin niya na, I don't know, maybe he could be violent or at the same time, patanggal sila sa trabaho. Siyempre nga naman, mahirap maghanap ng trabaho ngayong mga panahon na ano ngayon, hindi basta-basta nakakakuha ng trabaho. Pero kung hindi po safe at binabastos kayo, karapatan nyo po na magsampa ng kaso at maghanap ng ibang pagtatrabahuan. Huwag na po nating itolerate yung mga ganito na behavior, lalo na sa workplace. Mr. Romulo De Saca? Yes, ma'am. Opo. Sir, papupuntahan na po namin kayo ng WCPD Station 3, Quezon City Police District, si Police Senior Master Sergeant Princess Relayo para mapaimbestigahan ito. Ipapasa namin sa kanya lahat ng ebidensya na meron kami. At gayon din ang Barangay Talipapa ng Quezon City po. Kausapin ko sana si Mary San eh. Oh, sige, kausapin niya, sir. Hello, Mary San. Oh, dinig kita. Eh, bakit naparating ka dyan? Diba sabi ko sa'yo, tigilan nyo na ako. Pero alam ikaw, ba? Paulit-ulit yung ginagawa mo sa akin na pang babastos mo. Wala. Mary San,
Kahit naman yung kasama mo, nilalambing ko, nag-aapay ako. Hindi naman wala namang mali siya yun. Grabe naman yung lambing mo, pati dede ko, hinahawakan mo. Oh, wala. Merisat. Grabe ka naman, sir. Pakinig ka. Kasi nagagalit ka siguro kasi hindi ka nakapasok dahil hindi ka pinag-order time. Tapos, wala kang pasok na, halimbawa, ikaw walang trabaho, ang iba pinapapasok. Kasi kaya naman, ang dami mong boss ang nagsasabi. Ang dami mong sinasabi. Ba't dinidenay mo yung ginagawa mo sa akin? Boss ang nagsasabi. Siguro kami rin sa'yo, nasabi na lang. Kasi masakit naman yung trabaho natin eh. Kasi siyempre, masakit na pwesto natin. Kasi mahahawakan ka. Ang linaw ng video. Kaya ako tinago yun. Ha? Tiniis kong pumasok. Alang-alang lang. Sino nagbibideo? Ako nagvideo nun, tinago ko yun. Hindi mo makikita yun. Oo nga, pero ibig sabihin, hindi naman si Tupali na hinahawakan ka na, ano? Tinatapi ka lang naman. O sige, ano, kakasuhan mo ako? Oo, yun yung nararapat sa'yo. Bakit naman, wala naman ganyanan? Hindi. Magkasama tayo sa trabaho? Hindi pwede. Ginawa mo yan eh. Diba sabi ko, tigilan mo ako? Anong sabi mo sa akin? Ano sabi mo sa akin? Joke lang yon. Mukha pang joke yon. Tinalikuran mo pa akong nakangisi ka, nang iinsulto ka pa? Ginawa mo o hindi? Hindi ko ginawa yun. Inano lang kita. Sir, malinaw nga ang tanong niya. Malinaw yung tanong niya. Nasasagot ng oo o hindi. Ginawa mo ba o hindi? Hinawakan ko yan, ma'am. Pero hindi. Sir, ginawa mo ba o hindi? Hindi, ma'am. Hindi. Sinabi mo, ginawa mo kasi naglalambing ka lang. Mali ka, tinataon mo lagi na wala akong kasama. Tinataon mo na wala akong, walang nakakakita na ginagawa mo sa akin yun. Hindi mo naaalala yung ginagawa mo? Sa slide mo. Naalala mo na nagsasampay ako ng biner? Paulit-ulit mong ginagawa, maghapon yun. Grabe ka naman. Kung maghapon, patuloy ka. Meritan, patingin niya ng video. Maghapon po kami nun. Hmm. Sa tuwing may pagkakataon ho siya, ginagawa ho niya yun na walang nakakakita. Hindi po, ano pong ginagawa, ma'am? Nahawakan niya ho yung dede ko, yung pet ko. Madalas ho yung pet ko talaga. Ewan ko ba bakit yung pet ko? May pet din naman din yung asawa mo. Pero bakit yung pet ko pa? Yun lang ba yung ginagawa sa'yo? Or meron pa siyang hinihinging sexual favors beyond yung mga panghihipon niya? Wala naman po. Wala. So hanggang hipo lang siya? Opo. Tinatawag niyo po sa akin? Oh, wala lang. Katuwaan niyo lang? Ganun? Tinatawag niya po ako minsan ng love. Meron ka bang pagtingin kay Merisan, Mr. Romulo? Kinakagatan mo pa nga ako ng labi, di ba? Ay. Di mo naaalala yun? Nasa forklift ka? Uwian? Kumakagat labi ka pa? Ano ibig sabihin nun? Paano ako magkakagusto? May asawa ako. Yun na nga, may asawa ka nga, pero ba't mo ginagawa sa akin yun? So gusto hindi mo lang siyang, sir, so gusto mo lang siya pagtripan? Ganon? Hindi ko nga nilalambing ko ng yan. Hindi mo, bakit mo kailangan siyang lambingin? Natural, ma'am, so patrabaho niyo naman siya, hindi niyo naman siya kalaguyo. Bakit niyo siya kailangan lambingin? Para magiging patrabaho mo. Okay, magpaliwanag ka. Para mabilis ang trabaho, bakit kailangan lambingin para matapos ang trabaho? Kailangan hawakan ng puwet at dede, ganun? Gusto ko sana pabastusin yung video eh. Hindi nyo ba lang pambabastos yun? Yeah, may sama lang talaga ng loob yan sa amin, sa amo. Kasi hindi nga siya nakapagtrabaho. Kahit sino, sasama ng loob sa'yo eh. Ako nga, hindi mo pa ginagawa sa akin, sama na ng loob ko sa'yo. Nakikinig yung si Mrs. Si Miss Joy. Ma'am, anong masasabi niyo sa mga sinasabi ng asawa ninyo? May mga time talaga na pang-nagbibiruan. Diba? Nakampiyan niya. Ate Joy, iba yun, Ate Joy. Merisan, sa dinami-dami ng Merisan, makinita muna. Kahit sa dinami-dami ng nagbabastos sa'yo, nasasagi lang dibdib mo, nahahawakan kung ano yan sa'yo, mas brutal pa ginagawa, hindi mo binigyo. Yan kasi, may motivo ka dahil balit na, dahil hindi ka nakaka-overtime, hindi ka nakakapasok.
Ay, ganun pala yun. Ganun pala yun. O, sige, sige, Ma'am Joy. Maraming maraming salamat, ha, Ma'am Joy. Salamat, salamat, salamat. Salamat sa mga sinabi nyo dito kay Mary sa nakatulong. Nakatulong talaga, ma'am. Thank you very much. Mukhang hindi nababahala si Missy sa pinagagawa ni sir, no? Okay, sige. Sa totoo lang po, hindi naman po Mr. po lang yung nagdatay niya sa kanya kung totoo yung sinasabi. So ano pong ginawa niya, ma'am, na nalaman niya na po pala, ma'am, sa office po ninyo na may gumaganyan na po kay Mary San. Bakit? Ano pa pong ginawa niyong action, ma'am? E taon niyo po ito. Ay, ngayon po lang po nalaman. Ngayon po lang po nalaman. Hindi ko po alam na may reklamo siya na hinihingi po siya. Hindi ko po alam. Kaya nga po nagtataka ko kung hinihipuan siya, bakit tumagal pa, bakit yung pa siya nagtiklamo, ito lang po sa amo namin, hindi na po ito tolerate yan. Eh, dadalhin na nga natin sa yung reklamo, hindi lang po sa amo ninyo, pero dadalhin na natin yan sa kapulisan. Opo, itadaan na namin sa barangay at saka sa kasi, station, po police station. Opo, ang sinasabi ko po kasi, hindi na po kaya sa nakarating dyan, may motivo na nga po. Ano naman ang motibo niya, ma'am? Ano naman ang motibo ang pinagsasabi niyo? Kasi nga po, nagagalit siya. Kasi nga po, sumasamahin ko. Kasi nga po, hindi siya nakakapag-overtime. Kung hindi man mister niyo yung gumawa nung pangihipon na yon, sabihin na natin ibang katrabaho, ibang lalaki, the fact na isa kayo sa mga supervisors dyan or namamahala dyan sa company na yan, hindi ba nakakabahala dapat yan? Wala pa po kasing nangyari. Wala pa po kasing nangyari. Kaya hindi naman po kami aware na may ganyan. Wala pa po nangyari. Pero bawal dapat yung mga pangyayari niyan, di ba? Tama? Pa? Bawal yung ganyang pangyayari sa inyo. Okay, bawal po talaga. Pero hindi naman... Ano ba dapat gagawin nyo? Ma'am, ano dapat gagawin nyo? Anong dapat gagawin nyo dyan? Kaya nga po, sinasabi ko po sa inyo, pa lang po yan sa kumpanya, kung nag-complain na siya, hindi na po matotolerate yan. Yun po yung sinasabi po namin. Meron naman tayong pinanghahawakang ebidensya at buo naman ang loob nitong si Marisan na magsampa ng kaso. Mag-usap-usap, ma'am. Mag-explain na lang kayo sa presinto. Sasamahan na lang po namin itong si Marisan para makapag-file ng case, no? Kasi kapag napatunayan na yung kumpanya niyo mismo at ikaw at si Romulo bilang mga supervisors ay may kapabayaan at tinotolerate ninyo itong ganitong pangyayari, pambabastos, meron din po kayong liability. Yung owner ng mismong kumpanya. Pag tinolerate niyo po yan, pwede rin po kayong habulin ng danyos. Ma'am, excuse me po, kung po ako, pero wala po kasi kami talagang naisip na ano eh, kaya hindi po talaga namin matanggap. Oh, sige, you will have your day in court. Sabi nga nila, kung ano po yung depensa nyo, dali na lang po natin sa station. Okay, at itong po, si Marisan, gagabayan na lang po namin siya sa pagsasampa okay ng kaso. Okay po. Okay, sige, maraming salamat po. Okay po. Iniiwasan ko, uminit ang ulo ko. Hindi, kasi diba, Tini, ano po ba ang pinakaunang protocol po kapag kayo po ay nakaranas ng ganito sa workplace po? Una-una kasi, meron dapat committee yan, anti-sexual harassment committee sa bawat kumpanya. Opo. Kung hindi naman ganun kalaki yung company, at least meron pa rin yung pinaka-head or HR. Normally, pag may mga ganyang complaint, dadalhin mo yan sa HR. Yes po. Oo. Tapos si HR, imbestigahan yan. Mm-hmm. Ngayon, kung totoo man, within the administrative level, sa company level, ayusin nila yan. Kung hindi naman maayos, pwede po tayong dumiretso sa police station, pwede rin po sa VAUSI officer sa barangay, at meron tayong mga, sa women's desk, pwede rin po yan eh. Apo. Yung any violation ng sexual harassment sa workplace or yung violation sa Safe Spaces Act natin, ito yung bagong batas, pwede po tayong magsumbong diretso sa police, sa NBI, pwede rin po sa women's desk, sa barangay, pwede rin po yun. Sa PAW din po, kung gusto nyo asistahan kayo ng PAW, pwede rin po kayong dumulog doon. Mm-hmm. At syempre, kung hindi kayo papansinin or mahirap sa inyo na pumunta sa mga agencies na to or sa mga offices na to, then meron din po tayo dito, diretso kayo dito sa Wanted sa radyo at kami po ay sasama sa inyo magsampa ng kaso.
Ayun. Ayan. Tapos may pananagutan din ng company dyan. Pag tinolerate nila, pinapabayaan nila na merong nangyayaring sexual harassment sa workplace, meron din pong damages na pwedeng isampas sa company.